So, walang guys, walang ano eh, walang ewan ko ba kung saan ang utak ng mga ano, ng ilang tiwala ng mga ilang opisyales natin. Basta kasi pagkakakitaan ng ano, ang pag-uusapan, nawawala sila sa wisyo, no? Okay, sa iba pa mga balita. Issue ngayon. RPN, the leader network. D-XXX, 1008 kilohertz, the voice of the leader network in Zamboanga City. Este, el de con todo suena claro y más fuerza estación de radio la entero oeste de Mindanao. RPN, D-XXX, Radio Ronda, Zamboanga. Verdadero servicio completo, noticia y información. Triple X Radio Ronda, H08, más más fuerza, está llegada Magarayo. The succeeding program is a paid block time program. Views and opinions expressed herein do not necessarily reflect that of the management and staff of RPN D-XXX, Radio Ronda Zamboanga. Thank you. This is Miracle R, isang programang espiritual. Luhas sa mga pusong nagugulumihanan, mga pusong wasak dahil sa kasalanan. Jesus Miracle R, isang programang nabagbibigay lunas sa mga diwang naguguluhan, gamot sa mga pusong nalulumbay. Jesus Miracle R, oras ng mahal na Panginoong Jesus. Hihipuin ang inyong mga puso. Luluha kayo sa kagalakan at higit sa lahat, magkakaroon kayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Jesus Miracle R, ito ang oras ng ating kaligtasan. Kayo ay ipapanalangin ni Evangelista Wilde Estrada Almeda, kilalang Pilipinong Evangelista sa buong daigdig. Pumapasok sa daigdig ng radyo upang kayo na may mga karamdaman na ay gumaling, mga problema ay lutasin, at ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay maiparating sa mga pusong tulog at diwang nahihimbing. Kayo'y aming gigising. Jesus Miracle R, sa hindi lang ito at sa ganito ring oras, ay makakaparinig kayo ng mga awiting makalangit na dinadala ng Almeda Sisters. Mga buhay na katotoo mula sa mga taong mula sa lusak ng kasalanan ay binago ng Diyos. At higit sa lahat ay sa mensahe ng kaligtasan na dadalhin ang ating mga ngaral sa gabing ito. At ngayon, halina kayong makinig sa ating programang Jesus Miracle R. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved GMCIM singers at aming namahal. Welcome po dito po sa ating programa, ang Jesus Miracle Hour. Atin po sa inyo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po pinangunahan ating beloved honorable evangelist, Wilde Estrada Almeda. Mga namahal, dito po sa ito po yung mapakinggan po natin. Ito po sa DXXX, praise the Lord, 1008 sa dial sa inyong radio. At sa ganitong oras, 6 to 7 p.m. Lunes hanggang Sabado. Praise the Lord. Bago tayo magpatuloy, minamahal, tayo muna idadako po sa maiksing panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Umapagpalag, ama namin na Diyos at mga pangyarihan sa lahat. Purihin ka, Malapinoon, sa gabing ito. Malapinoon, patuloy, palaganap, yung madalas salita, Malapinoon, dito po sa impapawid, Malapinoon, hallelujah, pagpalain mo kami, O Diyos, hallelujah, lahat ng mga pakinig, maging humingi po kami ng patawaran sa lahat ng mga pagkukulang sa iyo, mga pagkamali, anumang nasambit namin, hallelujah, sa mga puso namin, O Diyos, hallelujah, Lord God, hallelujah, patawarin niyo po kami, O Diyos, hallelujah, maging marapatin mo po ang bawat isa, maging ang inyong abang lingkod, maging ang mga ngaral sa gabing ito, mahal na Panginoon, hallelujah, magdalas yung manalaslita, ikaw maglangis, O Diyos, hallelujah, butin mo, hallelujah, ang mga
Ali, marami pa mga kaluluwa, malapinon, maging magpagaling ka ng mga karamdaman, malutas ka ng mga problema, malapinon. Hallelujah. Lahat mga nakikinig sa uwing ito, malapinon, ikaw magpala, pagpalain mo sila, O Diyos. Hallelujah. Na ito pong manalaslita yung mapot po, hallelujah, sa kanila, O Diyos. Hallelujah. Ikaw magbukas sa kanilang puso at isipan sa lahat ng makinig. Abi pong sinasaway lahat ang mga sagabal sa gabing ito. Hallelujah, cast out. Hallelujah, hindrances, cast out. In the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At mga minamahal, at ito po ating welcome po. Dito po sa ating programa, ang Jesus Miracle Hour. Ito po atin po sa Jesus Crusade National Ministry. Bago pa man ako muna yung magpaabot, pinakamataas na pagdakila, ang pagpupuri, ang pagpanangal at pagluwalhati ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At dubling pag-alala din po sa ating beloved honorable evangelist, Willie Stradlmeda, at his beloved children, pag-alala po sa pagtuturo ng ating beloved assistant pastor, Lina Silmeda. Kasama po natin, mga inamahal, ating beloved preacher, Joshua Dominguez, ito po yung abang lingkod, Brother Plaine Domingo. Kasama ko rin po natin dito po sa ating announcers, sa ating technicians po sa engineering mga karanda. Diyan po sa ating engineer Brother Merwi. Praise the Lord. Diyan po sa transmitter. Praise the Lord. At ating station manager, Roland Ramos. Praise the Lord. Sa lahat ng ating mga kapatiran po natin dyan, ating mga pastoral workers, diyan po sa dako po ng pastoral house, diyan po sa dako ng divisoria, sa lahat ng ating mga kinig, sa ating mga iba-iba mga outreaches. Halil dito po sa Sumbong City, sa Ayala, sa Ipil, sa Sibugay Province, Minamahal. Diyan po sa dako ng San Jose, Imelda. Diyan po sa dako po ng Malangas. Diyan po sa dako ng Laritza, Barangay Laritza. Praise the Lord sa lahat. Nakinig po sa dako po ng Basilan Province. Halil dyan po sa Lamitan, sa Hulusulu. Praise the Lord sa dako po ng Sumbong El Sur, Sumbong El Norte Provinces. Hallelujah sa iba pang Cotabato, provinsya sa ating pang Sultan Kudarat. Malinaw ulit po tayo napakinggan dyan. Mga dangibin din po sa inyo sa ating mga Facebook followers, Facebook friends, mga minamahal. Praise the Lord at mga dangibin sa inyo at sa ating mga, sa ating beloved preacher Albilia. Siya po yung pinag-monitor ngayon. Praise the Lord sa ating mga Bilia clan. Dyan po sa dako ng Clarin sa akin pong mga loved ones, praise the Lord, sa pinakinig ngayon, beloved wife, Helen, beloved daughters, Maita and Maiti, siya ako po ng Dubai. At si Maiti din po, aliyan na sa pag-adian, praise the Lord. At sa lahat, ating mga beloved, sa iba-ibang lugar, may naman, Facebook friends po natin, praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mahal, ulit sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal tayo po yung makapakinig ng mga papuring awitin. Praise the Lord. At tayo rin po ay makapakinig ng mga pinagpalang. Patutumula po sa ating mga pinagpalang kapatiran. Sila po magsalaysay kung paano po sila binago ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At higit sa lahat, minamahal, mapakinggan din po natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang salita ng ating mahal pindadalhin po sa mga aral natin sa gabing ito. Praise the Lord. At sigurado, minamahal, marami na pong palatandaan ating mapakinggan, mga minamahal. Hallelujah. At ating pong mga sa dala sa ating mga sa mga news natin, minamahal. Hallelujah sa mga sa TV, sa iba-ibang nangyari sa iba-ibang bansa. Yan po'y palatandaan ang nalalapit na pagbabalik nating malapit na mahalaga ito, mahal. Atin pong tuunan ng pansin ang salita ng ating malapit noon. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo magpakinig, mga inamahal, ng mga pinagpalang patro, tayo muna makinig ng mga papuring awitin mula po sa ating mga beloved GMCM singers. Praise the Lord. Sabihin natin
kalakalakan. Purihin siya, binigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus tuwi na. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Si Jesus tuwi na. God bless po sa ating beloved James M. Singers. At may naman happy viewing also to our beloved sister Alisa Umar from Dubai, United Arab Emirates. Also to our beloved sister Jenimel Sabala. Praise the Lord. Hello also to our beloved brother Bonnie Suarez. Praise the Lord. Hallelujah. Sila po yan. Nanood live through Facebook. Praise the Lord. At may naman, Aleluya, at tayo na po yung dalako po sa ating mga patutuo. Praise the Lord, atin na pong ibigay ang buong pagkataon. Maglalahat ng ating patutuo sa ating beloved brother, Boy De La Rosa. Praise the Lord. Po'y nagpapahabot ng pinakmatas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalati, pagpaparangal, walang iba kundi po sa ating pinakmamahal na Panginoong Yesu Kristo. Praise God, hallelujah, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, sa kanyang pong mga loved ones. Praise God, magandang gabi po sa inyo. Sala po na habot ng tinig na ito, hallelujah, magandang gabi po sa inyo. Purihin po natin ating pinakmamahal na Panginoong Yesu Kristo. Praise God. Nung wala pa po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakagulo po ng aming buhay. Wala po kami kapayapaan sa puso at isipan. Ako po isang lalaking lasinggero, babaero, naninigaryo, naging talamak sugarol, at ako po ay naging isang magnanakaw. Bagamat po ako ay nagsisimba, pumunta po sa simbahan, ako po ay nagdadasal. Ngunit ako po ay bigo, wala pong pagbabago ng aking buhay. At kapag wala na po akong maisugal, ang aking pong mga damit ko ay ninalagay ko yan sa sako. Aking pong binibenta ko, mga sapatos po, mga kutsara, platito po namin, mga gamit happy po namin sa anta-anan, kumisang po yung bigas po ay kakainin na lang po namin ay ibebenta ko pa po para magkutus ko po yung aking pagkabisyo sa pagsusukal ang aming po mga blower, mga TV, lahat po ng aming mga gamit sa aming taanan ay ito po ay aking kinukuha. Nandiyan po puro ang pag-aaway po ng aking beloved wife. Bagamat po ako ay dumadalangin sa ating minakamahal na Panginoon, itbigo po ako, walang pagbabago ang aking buhay. Hallelujah, kapag dumating ang time, ako po ay nagkaroon ng karamdaman at sakit po sa bato. Ako po ay natatakot mamatay. Nandiyan po ako po ay nagpapatakbo sa mga paggamutan sa mga ospital. Ito pong gawain ng Jesus Miracle Crusade na ito. Matagal na pong nasishare ng aking kapatid, ngunit hindi ko po binibigyan ng pansing sapagkat sinasabi ko po sa kanyang aking nakagisnang kong reliyon na hindi ko po alam ako kung ako'y maliligtas, dadalhin mo na naman ako dyan. Sabi ko po sa kanya, ikaw na lang magpatuloy dyan at ako'y magpapatuloy sa aking nakagisnang kong reliyon. Nandiyan pa rin po ang mga paggawa ko ng kasamaan. Nandiyan po dahil na-spoil po ako sa aking nanay kapag ang aking pong beloved mother, kapag ako po yung nakikita niya ako yung nalulungbay, yung nalulungkot, kahit po magiram lang po ng siya ng 5-6, maibigay niya po sa akin, maitustos ko po ang aking pagkabisyo. Hallelujah. Kapag po sumasapit po yung mga bagong taon, hallelujah, sinasabi po ng aking mga kapatid ko, hallelujah, ng aking mga magulang ko po, ano daw ang aking New Year resolution, na sinasabi ko po sa kanila na ako'y magbabago, ngunit bigo ang ibang yung lingkod, hallelujah, hanggang po ako'y mapasok sa kursilyo, wala rin pong pagbabago.
ang aking buhay. Hanggang po dumating ang time, ang panahon ng aking pong beloved mother ko po, siya ay nagkaroon ng karamdaman, siya po ay na heart attack. Hanggang po nga dumating yung time, siya po ay namatay. Habang nandiyan po kami sa punanarias na sinasabi ko po sa aking nanay, halina ako po ay magbabago na, hallelujah. Ngunit bigo po ang yung lingkod, hindi ko po nakapagbago, hallelujah. Patuloy po ako sa paggawa ng mga kasamaan. Nandiyan po, kumisan dumating po ako, pagaling ko po sa sugal, ako po italo. Pag-uwi ko po ang aking mga labos ko dahil po una po silang nasave sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nakikita ko po ang aming beloved evangelist Pastor Rudy Strado Almeda, siya po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay aking pinapatay yung TV. Ano pong mga pinagsasabi ko sa aming beloved evangelist, ang aking mga nakugalit na galit ko po sa kanila, sila po ay umiiyak ngunit wala po silang magawa. Ngunit po hindi ko po akalain ang gawain na aking inuusig, siya po palang makakapagbago sa aking buhay. Dito ko rin po nasaksiyan, mula na po na ako yung maglingkod dito, nasaksiyan ko po ngayong mala sa aming buhay, ang aking beloved wife ko, hallelujah. Mayroon po siyang insomnia, kapag sumasakit po yung kanyang ulo, ito po linalagyan ko ng Vicks, Vicks Vapora, palinagang Asiatil Camporado, tinatali ko po yan sa panyo, hallelujah. Pero wala pong kagalingan, ngunit sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na pong siya yaming mabautismon, madala po namin sa aming banal na gawain, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, lubos na pinagpala ng aking beloved wife ko, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang aking pong anak po, isa pong drug addict, siya po uminom ng Red Dose, mga 8 bote po, 2 kaang Marlboro, syrup, marijuana, siya po, nandyan na po, nakaroon na po na kami ng mga problema ng aking beloved wife ko, nandyan na po, nasasaktan ko na po ng aking anak ko, gusto ko na siya nang mamatay, sinabi ko po sa kanya, dahil siya po'y nagnanakaw na, kung sabi ko po sa kanya, kung ayaw mo nang baguhin yung sarili mo, sabi ko po sa kanya, ikaw ay mag-hold up na lang, sabi ko, kapag maka-hold up ka ng maraming pera, sabi ko sa kanya, bibili ka ng maraming shabu, sabi ko, kung ikaw ay naman ay nauli o ikaw ay nabaril, sabi ko, kung masawi ka man, sabi ko po sa kanya, meron pong matitira pang talong aking anak, sabi ko, dahil apat kayo, kung mamatay ka man, meron pong matitirang tatlo pa, sabi ko po sa kanya. Ngunit gaano po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi po namin nakalain ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay ang aming pong Diyos rito ay buhay na buhay, ito sinasama na pong siya ay aming madala doon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya po ay nabautismuan, instant po siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kahit pong aking mga labos po, ang aking mga mahal ko po sa buhay, hallelujah, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po kami naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po ng aking mga bisyo kong masasama, hallelujah, yung pagnanakaw, pagbababae, hindi ko na po ginagawa sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanya pong kagandahan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako po yung nagpagamit sa kanya bilang elders po, kaya po ito lubos kong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung hindi ko po nakilala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi ko na po alam kung ako pa'y buhay o baka nandito na po ko sa mga bilangguan. Pero gaano kabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y pinapatnubayan ng ating pinakamamahal na pinag-iingatan po, saan man kami maparoon, nandyan po ang kanyang kagandaan loob. Kaya po ang lahat ng kapurian, kalwalatian sa ating pong pinakamamahal na Panginoong lang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Boy De La Rosa. At mga minamahal, grabe po ang kanyang bisyo nun, minmahal, kompleto, anon po, mga illegal drugs, magamit, umiinom, shabu, lahat mga inamahal, halos lahat ayon po sa kanang banggit niya, at talaga pong magulo ang kanilang buhay, minamahal. Ngunit isang araw siya po yan napadako dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, tinanggap ang bautismo, doon po nag-umpisa nagkaroon ng kapayapaan ang kanila pong pagsasama at ang kanilang halil pamumuhay, at hanggang sila pong lahat ay naglilingkod, sila po ipinagpala ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganun mga minamahal, kabuti. At dito lamang po mga minamahal, haliliya, pagkat masumpungan po natin ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon, talaga pong lulutasin ang ating mapuga, at talaga po ipagpapalain at magkaroon ng kapayapaan ang ating pong buhay. Praise the Lord. At minamahal, tayo po ituloy-tuloy na atin na pong ibigay sa sunod pang lahat ng kanyang patotoo sa ating beloved brother Noel Tan. Praise the Lord. Ating pasalamatan ang atong Ginoong Jesucristo na sukad ako na bautismuhan dinhi sa ngalan ng Ginoong Jesus. Gibag-o niya ang atong kinabuhi. At minamahal, happy viewing also to our beloved preacher, Albilia, praise the Lord, and to our Albilia family, Albilia clan,
and Clarin sa mga Clarin Misamis Occidental President. Usara ang akong mata, mga igsoon. Grabe ang akong pagsakripisyo, pagbalik-balik, pagsimba din eh. Aron lang mamaayo ang akong sakit. Og sa wala pa ako magsimba din eh, daghan ako mga igsoon na giadtuan og mga mananambal para lang nga maayo ang akong mata nga og ako ipaybalo ninyo mga igsoon nga akong wala nga mata niburot kani mga igsoon mura kiniga chorizo nga nagisi nigawas ang nana dugo mga igsoon sirado gayud ang akong mata pero akong pagpasalamatan nga atong Ginoo nga sa dito pa ako sa Robinson nagtrabaho mga igsoon akong si Brother Art Bilyonis nagahaw kanako nga patambungon ko sa simbahan dini sa Jesus Miracle Crusade. Mga igsoon, bisag dili pa kayo nako masabtan sa una panahon ang atong pagsimba, pero gisakripisyo nako ang akong kagalingon para lang na mamayo ang akong sakit. Mga igsoon, balik ko nako dito nako sa doktor sa Tsongwa Hospital, naoperahan ako duha ka bisis. Nag-kimo ako usa ka bisis, pero ang akong kimo unom unta kani ka sesyon, pero tungod kay baguhan pa ko ni atong higayon na maigsoon mga 1998 nag-kimo gayod ako maigsoon, pero unang semana sa 1998 nabautismohan ako dinhi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. O maigsoon, wala na ko nagpakimo pag-usap. Ako na lang gi-concentrate sa pagsimba dinhi sa Jesus Miracle Crusade. Na pinaagi dinhi sa akong pagbalik-balik, giayo ang akong sakit. Wala na'y medisina gidapat ka nako magison, ang ako lang pabalik-balik pagsimba, pagsakripisyo sa akong kagalingon. O sa unang panahon magison, grabe ako ka babaero. Long human sa bautismo, gibag-o gayud ako sa atong Ginoong Hesukristo. Maigsoon, nagpasabot kani nga ang Ginoo dinhi nga atong gisimba buhi gayud. Lumubag-o sa tanan nga atong mga kalapasan. Maigsoon, mga bisita, padayon kita nga pagsimba dinhi pabalik-balik. Parehas na ako sa una, maigsoon, walay hunong nga pagsimba, walay absent sa pagsimba. Domingo, Merkulis, Bernes, mga igsoon, ang Diyos buhi gayon. O karon ang tanan giayo, gibago niya. Salamat sa Diyos, o dinhiyalang kutub, ang tanan pasalamat, o pagdaig, ato lang ibalik sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Noel Tan. Sa kanya pong patutuo, praise the Lord, tunay mga minamahal, hallelujah, ayun po sa patutuo ng ating beloved brother, nagkasakit po siya minamahal, ayun nga niya muna mag-agrabi, at ayun po yung symptom ng cancer ng kanyang mata, at marami na po siyang nilapitan na pangpagaling, ngunit minamahal, wala pong, hindi po na gumaling, at dito minamahal, nang siya po yung nagpabautismo, sumigat naman po ng panalangin, ito yung nalihans, wala nang banggit niya na wala na pong gamot. Dito minamahal pinagaling ng ating malapinon talaga pong tunay ang ating Diyos dito minamahal nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga karamdaman na wala ng kalunasan na hindi na kailangan ng gamot pa. Praise the Lord. Kung nais ninyo lumapit sa ating malapinon minamahal, lapit naman po kayo sa ating pong ating gawain at yan po ipagbautismo, libre po at wala pong bayad. Praise the Lord. At minamahal, at bago po tayo magkapakinig ng salita ng ating malapinoon, dadako muna tayo sa papuring awitin mula po sa ating mga beloved GMCM singers. Praise the Lord. Thank you.
at our release was to my beloved JMCM singers. And happy listening also to our beloved sister Angelina Abillon. Praise the Lord dyan po sa dako ng Pastoral House. Praise the Lord. Doon naman, tayo po'y makinig yung salita ng ating mahal na Panginoon at ating na pong ibigay ang buong pagkataon sa ating beloved co-preacher Joshua Dominguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless ating beloved preacher Pini Domingo. At ating ipabot, ating pinakabataas, pagkupuri, pagsamba, pagluha natin mong parangal, pagdakila, ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon sa Kristo. And the Lord, our beloved pastor, will this Lord Almeida, the imprimate of our loving God, and we will always remember the blessed memories and teaching of our dearly beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin upang tayo'y lubusang pagpalain at gabayan ang ating dakilang Diyos. Umabugpalang Diyos ang mga banal sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, the best beloved pastor, will this Lord Almeida. Ito po kami nagpapasalamat sa gabing ito at muli lang po namin isang papawin ng pangalan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat Diyos sa mga pupuling awitin, mga patutuan namin, kapatiran ko sa iyong pinagpala. At sa iyong banal na salita, sa kanang aking wala pong magawa na ipagpalain mo, buksan mo ang espiritual na pagkikinig sa lahat na nakikinig sa gabi. Ito sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, demons of hindrances, doubts and belief, cast out in the mighty name of Jesus. Amen, praise the Lord, at purihin nating mahal na Panginoon. Ngayon, ako din po yung nagpapabot ng pagbati sa ating mga minamahal po nating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating ginagalang na Ebanghelista, Wildis Wada Almeida, at sa kanyang mga beloved children. At sa lahat po ng mga manggagawa ng ministeryong ito, the Jesus Miracle Council International Ministry, at sa ating mga beloved brethren na patuloy na sumusuporta at umantabay sa ating spiritual program, the Jesus Miracle Hour, maging sa ating mga beloved brethren o versus brethren sa dako ng Middle East, no? Sa Hong Kong, sa Dubai, sa Riyadh, at maging sa may Australia, mga kapatira natin na nakikinig, praise God, at sa may Canada, sa New York, at saan pang iba, at iba pang mabansa, mga minamahal, ang ating mga kapatira na patuloy nakikinig, at happy viewing sa ating mga beloved viewers. At mga minamahal, dadako po tayo sa ating salita ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. At bago pa man, batiin ko rin po na magandang gabi yung aking mga beloved co-workers dyan sa Pastoral House, Divisoria Pastoral House, aking beloved co-workers, co-preachers, mga kabatiran po natin at dyan sa Tala, mga brethren natin na nagmiminyal. At maging po sa ating mga minamahal po nating mga kapatiran from Sibugay Province, Ilorte, Del Sur, hanggang dito po sa dako ng Zamboanga City. Sa aking kasama dito sa loob ng studio, ating beloved Sir Plini Domingo, sa ating beloved station technician, Engineer Raymond Karandang, sa ating beloved station manager, Roland Ramos. At purihin natin mahal na Panginoon, at dadako po tayo sa Word of God, ating pong topic ngayon about the world's conversion. The world's conversion. In 2 Chronicles chapter 7, verse 14, kung atin pong mababasa. In the book of 2 Chronicles chapter 7, verse 14, sinasabi po dito, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Even gabi sa pagkabasa ng salita ng Diyos, kung aking bayan at tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakubaba at dumalangin, at hanapin ang aking mukha at alikuran ang kanilang mga masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit, at ipatawad ko ang kanilang kasalanan at ipaggagalingin ko ang kanilang lupain. Unais na mahal na Panginoon tayo ay magmasid sa mga nangyayari sa ating kapaligiran at sa buong daigdig ngayon. Bakit mga minamahal? At sabi ng Biblia, huwag magwalang bahala sa mga pangyayari o sa ating panahon. Dahil sabi nga mga minamahal, nagtanong mga apostoles sa ating mahal na Panginoon, at kung kailan mangyayari, no? At sabi ng mahal na Panginoon,
At hindi pa ganyo nakakita ang lahat ng mga bagay na ito. Ang totohan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Yun po ang sinabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tiningnan niya yung mga bundok, mga bato na nakapatong. At sabi niya, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, ganun po yung mangyayari, mga minamahal. Mapapatag ang mga kabundukan, yung mga bato na nakikita natin nakapatong, mawawala yun. At ngunit mayroon ding mga babala ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, no? At sabi niya ay kailangan mag-ingat daw po, no? Dahil maraming mga taong gagamitin din ng kaaway para ililigaw ka, no? Para maliligaw ka at nasa buong-buong katotohanan ka na, ililigaw ka at para mapunta ka doon sa impyerno. Oh? So, sabi ng Mahal na Panginoon, marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So, ngayon mga minamahal, nakikita natin sa mga balita, naririnig natin, oh, na may mga taong nagsasabi sila daw yung Kristo, oh, at lahat daw ng tuhod ay luluhod sa kanila o sa kanya, siya daw yung si yung the second coming o siya daw do yung Diyos, mga minamahal. Kaya ililigaw niya ang marami, kaya mag-ingat tayo dahil nakasulat na po yan sa banal na kasulatan at may mga pangyayari. Sabi ng Mahal na Panginoon, mga kirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihan sapagkat kinakailangan ito'y mangyayari na tapos hindi pa ang wakas. Sabi ng Mahal na Panginoon, sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at mga gagutom at lindol sa iba't ibang dako. Sabi ng Mahal, napakaraming mga lindol ngayon sa buwang ito. Unod-sunod, mga minamahal, sa iba't ibang mga lugar. O magmasda natin o tingnan natin yung mga balita, nakakatakot, may mga tidal wave nangyayari, mga minamahal, may mga landslide, oh, may mga baha, malalaking baha, pinintulutan ng ating Mahal na Panginoon. At yan po yung, mga minamahal, isa sa palatandaan na malapit ang pagbabalik ng Diyos. Oh, nandyan pa yung mga bansa ngayon na talagang nakahanda. Oh, pinaghahandaan nila kung sakaling mangyayari, matutupad yung sinabi ng Biblia na yung bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, ay pinaghahandaan po nila yun. Oh, marami silang mga inbento na mga armas, mga high power, mga itong tinatawag na nuclear weapons, mga minamahal, para pagdating ng mga panahon na yan, ay iniisip nila na hindi sila basta-basta ang kalabanin. Yun ang pinaghandaan nila. Hindi nila pinaghandaan ang pagbabalik na ating Mahal na Panginoon. Hindi nila iniingatan ang kanilang mga kaluluwa. Hindi nila alam kung kailan mangyayari. So, ang pinaghandaan nila kung kailan sila lulusubin o kailan sila uunahan, ayun ang pinag-iisip ng mga tao. Oh, binabaliwala na ang iba ang yung sinabi ng ating Mahal na Panginoon. Oh, na pagdating ng mga panahon na yan, yan na po ang paratandaan na malapit na ang kanyang pagbabalik. Mm-hmm. Yan mo, minamahal, ngunit pag mang nangyayari yan, sabi ng Mahal na Panginoon, siyang pasimula ng kahirapan. Oh, starting pa lang po yan ng kahirapan. Kaya sa panahon ng Ninibe, nagalit ang Mahal na Panginoon dahil sa kasamaan. Oh, grabing kasamaan. Sabi ng Mahal na Panginoon, sinabihan niya si Jonah, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humihiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umaabot sa harap ko. Kaya sinugo niya si Jonah para humiyaw doon, mangaral ng Word of God. At dahil alam ni Jonah na grabing kasamaan sa bansang yaon,
ang ginawa niya mga minamahal ay sumakay siya ng bangka papuntang Tarsis. Umiwas siya mga minamahal, hindi na sinunod yung utos ng ating mahal na Panginoon na mangaral doon sa Ninibe. Siyempre bilang tao, maramdaman mo minsan yung takot. No? Dahil sa mga taong yon, mga minamahal na grabing kasamaan, sabi nga ng mahal na Panginoon, umabot sa aking harapan yung kanilang kasamaan. E tumakas si Jonah. So nangyari, hindi siya makatakas harapan ng ating mahal na Panginoon. Kinain siya ng isda. Tatlong araw, nag-aayuno siya doon sa ilalim ng tiyan ng isda. At pinahintulutan din ng mahal na Panginoon, mangyayari yon upang siya makapag-ayuno. At nung siya'y tinapon doon mga minamahal, ibinuga ng isda sa Ninibe. Inikot niya ang buong Ninibe, nangaral siya ng Word of God. Nagsisigaw, 4 na pung araw na lang. Ay ito po'y sisirain ng mahal na Panginoon ang bayang ito kung hindi kayo magsisisi. Yan mga minamahal, pati yung hari natatakot. Ay ang ginawa ng mga taga Ninibe, sila po'y nag-aayuno mga minamahal. Sila ay nag-aayuno, nagkakaisa, panging sa kanilang mga hayupan, hindi nila pinatikim ng pagkain, hindi sila kumain. E doon na mga minamahal ang ating mahal na Panginoon, yung kanyang sinabi na buburahin niya mga minamahal ang Ninibe o susunugin. No? Yung Ninibe, gigibain mga minamahal ang ating mahal na Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang galit. Doon mga minamahal na nagkaroon ng pagbabago. Kaya ligtas yung Ninibe. Kaya ganun din sa ating panahon ngayon, kung hindi tayo magsisisi sa ating mga kasalanan, minamahal, sigurado pagdating ng pagbabalik na ating mahal na Panginoon, maiiwan ka dito sa lupa. Sabi ng Biblia, ang lupang ito, ang langit at lupa ay lilipas. Ito po'y mapupugnaw sa pamamagitan ng apoy. Susunugin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pati na yung mga naiwan dito sa lupa, masusunog, mapupugnaw sa apoy. Oh, dahil ito po'y maging lake of fire. Oh, sa huling araw, ang mga tao'y daranas sa mga bagay na hindi gusto. No? Bago yung gawing lake of fire, ang daigdig na ito, magkaroon ng sanot, sakit, kagutuman, itong trouble, kabagabagan, at hapisan, o ano pa man ang mangyayari. No? Bakit kailangan ipahintulot ng mahal na Panginoon ang mga bagay na ito? Anong ibig sabihin nito? No? Katulad ngayon, nasa mga newspaper, mayroong pinintulutan ng mga landslide. Maraming namatay doon sa Cebu, sa Naga City, landslide. Maraming bahay na tabunan. No? Maraming tao na tabunan. Sa isinta kabahay na tabunan, mga minamahal. Pero yung kapatiran natin, niligtas ang ating dakilang Diyos. Oh, mga balita ngayon, iba't ibang mga bansa, nandyan yung mga tidal wave, mga bahay, mga minamahal, parang nagkaroon ng paa, lumalakad sa tubig, nagigiba mga minamahal, sinisira maraming mga bangkay. Oh, halos buwan-buwan yun ang mga pangyayari. Ha? So ito'y tanda ng panawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Oh, kasalanan ang dahilan ng lahat ng ito kung bakit dumaranas ng ganito ang tao. Sabi nga mga minamahal in time of Jeremiah, bakit ka humiyaw? Dahil sa iyong sakit? Oh? Yun ang tanong mga minamahal. So mga nangyayari at narinig natin mga balita ngayon ay sakit na ibinigay ng mahal na Panginoon sa mga bansa. Oh? Sabi nga mga minamahal ang Deuteronomy Kapitulo 32 Versikulo 39 kung ating mababasa ano pong sinabi dito. Deuteronomy chapter 32 verse 39. Ano po ba Deuteronomy chapter 32 verse 39? Praise the Lord. Nabi po dito ngayon ang mahal. See now that I am he, that there is no good, there is no God with me. I kill and I make alive, I wound and I heal. Neither is there any that can deliver out of my hand. Praise the Lord. Amen. God bless po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ganun po mga minamahal. Ang Diyos ay pinahintulutan niya. Mayroong mga nasasawi.
Amin naman, no? At mayroong nabubuhay. Ha? Yung mga lahat, dahil sabi ng Biblia, lahat ng bagay ay under control o kontrolado ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Minsan pinintulutan niya na mayroong mga nasasawi, mga minamahal. No, katulad nung nangyari sa Naga, ang daming natabunan ng lupa. No? Hindi pa nagtagal, mga minamahal, no? Yung nangyayari sa yung bagyong Yolanda, ang daming nasasawi. No? Before yung Yolanda, yung nangyari din sa Japan na lindol na napakarami ding nasawi, mga minamahal. No? So pinahintulutan ng mahal na Panginoon ang mga bagay na yan para ang tao'y manumbalik sa Diyos, magsisi. No? Magsisi, talikuran ng mga kasalanan, sabi ng mahal na Panginoon, ay kanyang pagagalingin, kanyang patatawarin ang mga taong yaon. So ano sinabi ng mahal na Panginoong Hesus tungkol sa kondisyon ng mundo sa mga huling araw bago babalik ating dakilang Diyos? So ito'y tanda na malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ha? Tanda, mga minamahal, no, sa katulad ng sa kaarawan ni Nuwi, no? Yung mga tao, mga minamahal, kumpiyansa, nagsisikain, nagsisinom, nagpag-asawa, no? O pinapag-asawa, ay talagang nandyan yung kalamidad, mga minamahal. Sabi ni Nuwi, magkaroon ng malaking baha sa daigdig na ito. Pero hindi pinakinggan ng mga tao. No? Kalamidad, yung nangyari, mga minamahal, ilan lamang yung naligtas, yung pamilya lamang ni Nuwi yung naliligtas. Maraming mga nasasawi, mga minamahal. Ganun din sa panahon ni Lot. Oh, sa kaarawan ni Lot, sila'y nagsikain, hindi nagsisinom. Sila'y nagsisilbi, sila'y nangagbibili. Sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. No? Ngunit, mga minamahal, ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. So, gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa pagbabalik po yan ng ating mahal na Panginoon, ganun po yung mangyayari. So, kaya ngayon pa lang, ihanda natin yung ating mga sarili. Noah's time and Lot's time before the coming of the Lord. So, ganun po yung mga mangyayari. Ngayon, marami ng mga palatandaan. Ha? So pasama ng pasama ang panahon ngayon. Ito'y pinasama ng tao dahil sa kasalanan na ayaw nilang ilapit sa mahal na Panginoong Hesukristo. He is slow to anger and plenty in mercy. No? Sabi ng Biblia, ating mahal na Panginoon, banayad sa pagkagalit, no? At masagana sa kapatawaran, punong-puno ng kahabagan, plenty in mercy. So kaya sabi ng mahal na Panginoon, magsuparito kayo ngayon. Bagaman ang inyong puso ay mapupula, ay aking pagpaputiin katulad ng bagong paligo na karnero, na tupa. No? Behold, I will bring in health and cure. And I will cure them. And I will rebuild unto them the abundance of peace and truth. Kaya ayaw ng mahal na Panginoon ang tayo mapapahamak. Na isang Diyos ang tao'y pagpalain, mga minamahal, magkaroon ng abundansyang pamumuhay, magkaroon ng kapayapaan, no? Na kanilang masumpungan ang buong-buong katotohanan. Eh sabi nga naman, if my people which are called by my name, seek my face, turn from their wicked ways. Talikuran nila yung kanilang kasalanan. No? Magpakumbaba sila. At sila'y aking patatawarin at pagagalingin, pati yung kanilang lupain. No? Puno ng kahabagan ng Diyos, banayad sa pagkagalit. No? Sabing kanyang pag-ibig, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa mga hindi sumampalataya, ha? So, makamta nila ang galit ng ating mahal na Panginoon. No? Sa mga hindi sumasampalataya, mapapahamak. No?
Sabi nga mga minamahal sa tinabasa kanina at ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magigayoy, darating ang wakas. Oh? Darating ang wakas. Ito po'y ipinapangaral ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa Pilipinas. Diba? Buong daigdig. Naabot na ng salita ng Diyos. Oh? Nasa high-tech na po tayo ngayon na yung mundo natin. Eh talagang hindi ka na mahirapan. Oh? Instant world. Oh? At mga minamahal ay madali lang. Mag-search ka. Gusto mo ng kaligtasan, madaling hanapin yung Word of God. Huh? Madali. At ang Diyos mga minamahal ay pag hinahanap mo, eh talagang masusumpungan mo. Maraming mga pamaraan ang mahal na Panginoon para ang tayo maligtas. Nagkaroon ng mga krusada, mga Bible study, mga anibersaryo. Oh. Nandyan pa yung gawain mga minamahal, halos-halos, araw-araw gawain. Nandyan pa yung mga patutuo, ang daming mga patutuo. Pag tinitingnan mo mga minamahal sa YouTube, titingin ka, mag-search ka ng GMCIM testimony, nandyan lahat ang mga testimony ng ating mga kapatira na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mga dating mga drug addict binago ng mahal na Panginoon, yung mga dating mga killer binago ng Diyos, yung mga dating mga lasinggo, babairo binago ng ating mahal na Panginoon, yung dating mga punong-puno ng karamdaman, wala ng pag-asa, tinaboy na ng mga hospital, mga doktor, dito nagkaroon ng pag-asa, gumaling yung mga karamdaman. Nalutas yung mga problema, nagbabago yung kanilang mga buhay. Eh bakit hindi tayo maglilingkod? Bakit hindi natin subukan ang dumalo sa gawain ito, mga minamahal? Ha? Bakit hindi natin subukan? Kung nais mo ng kaligtasan, oh, sabi ng Biblia, oh, kailangan mo si Kristo. Kailangan mo siyang tanggapin na halit kapagligtas na iyong buhay. Mayroon pong apat na requirements ang kaligtasan. Oh, pananampalataya, pagsisisi, pabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para mapatawad ang kasalanan at bautismo sa Espiritu Santo. Oh. Walang pananampalataya, imposible malulugod ang mahal na Panginoon. Kailangan magsisi. Itong tinatawag na godly repentance, makadiyos sa pagsisisi. Kailangan pagsisihan natin yung ating mga kasalanan, katulad ng ating beloved brother boy. Oh? Kanina napakinggan ninyo, De La Rosa. Siya po'y isang dating magnanakaw, drug addict. Oh, yung kanyang mga gamit sa bahay, binibinta para lang matustusan yung kanyang mga pangailangan. Oh? Hindi sa pangailangan, mga minamahal, ng kanyang pamilya. Pangailangan ng kanyang sarili. Dahil siya'y drug addict. Pati yung mga kutsara, tinidor, ibinibinta. Grabe, yung kanyang mga anak, gusto niyang pagbinta, no? Inutusang magbinta ng siya po, bahala mamatay, magnakaw, para maging mayaman sila. Pero ang nangyari, mga minamahal, hallelujah, ay sila pala'y tinawag, pinili ng ating mahal na Panginoon. Nung masumpungan nila ang tunay na Diyos sa kanilang mga buhay, nagbago ang kanyang buhay, mga minamahal. Dating magnanakaw, dating drug addict. Oh, dito binago ng ating mahal na Panginoon. Pati yung kanyang anak na tinuruan niya, mga minamahal. Lahat sila, buong pamilya, inayos ng Diyos yung kanyang pamilya. Oh, mga karamdaman, pinagaling, binago yung kanilang mga buhay. Eh, ganun din sa atin, kung manampalataya ka sa mahal na Panginoon, ano man yung hingin mo, oh, kagalingan ng karamdaman, ipagkaloobyan ng ating mahal na Panginoon. At tulad mga minamahal nung hindi pa matagal, no? 2 to 3 months ago, mayroong lumapit sa mahal na Panginoon, no? Isang dalagita na siya po'y napasukan mga minamahal ng masamang espiritu. Naging demon possess doon sa eskwelahan nila mga minamahal. Isa siya na napasukan ng demonyo. At talagang nung pinuntahan namin doon sa kanilang bahay, talagang nangisay, no? Talagang laging binabantayan ng kanyang mga mahal sa buhay para hindi makalabas dahil pag
Hindi na bantayan, lumalabas kung saan-saan patungo. Oh. Ilang taon pa lang yon, 13 years old, na babae. Grabe mga minamahal, nagkaroon ng problema ang kanyang pamilya dahil halos wala na magawa, nagbabantay na lang. Nandun mga minamahal, minsan lumalaban. Talagang lumalaban, malakas mga minamahal kasi mga masamang espiritu nandiyan sa kanya, pumasok. At saka nung sila po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesu Kristo, talagang mga minamahal, yung masamang espiritu lumayas sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Siya po'y pinalaya ng ating dakilang Diyos. Kaya kung hindi totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, walang yung mga napakinggan ninyo dito, hindi mangyayari yan. Eh nagpapatunay lamang ang ministeryong ito, the Jesus Miracle Crusade, ay talagang sinamahan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ni Nicodemus sa banal na kasulatan, ito'y hindi mangyayari kung wala ang Diyos. Kaya ganun po mga minamahal, hallelujah. Kung kayo'y manampalataya, lumapit sa mahal na Panginoon, maglingkod, kayo po'y pagagalingin kung may makaramdaman, lutas yung mga problema ninyo at magbabago ang inyong mga buhay. Kaya sa mga oras ito, wala naman tayong sapat na oras. Tanggapin niyo si Kristo na hari tagapagligtas yung buhay. Sumunod kayo sa maigsing panalangin na ating babanggitin. Sabihin niyo, dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus Kristo. Narito pa ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi mula sa kasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako muna ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos sa hari tagapagligtas sa aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa sampu ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At gayon po yung manalangin siyo yung dakilang Diyos amang banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus Christ. Ito po matumanggap. Sa oras na ito, patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Isulat mo kanyang pangalan sa aklat buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Praise the Lord. May makaramdaman kayo, ipatong niyo po ang kanang kamay sa radio receiver. Kami po manalangin sa iyo, walang imposible sa Diyos. Kung may mga problema, mga minamahal, kayang lutasin niya ng mahal Panginoon, mga prayer requests, ipanalangin po natin yan sa ating dakilang Diyos. Sa pangunat na langin po yung mahal Panginoong Jesus Kristo, ito po kami, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pangunat na langin ng mga tao nilang isan, aming sinasaway, pinapalayas, lahat ang hadlang ng kaaway, mga problema, karamdaman, suliranin, cast out in the mighty name of Jesus. Demons of sickness, disease, cast out, be healed right now. Vice began, problem be solved in Jesus' name. Kahilingan ng aming mga kapatid ng Diyos, mga prayer request, bigyan mo ng katugunan in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo at maraming maraming salamat po sa inyong pagkikinig sa ating banal na programa, The Jesus Miracle Hour. At tabayaran niyo po mga minamahal sa ganito ding oras. Matatapos bukas, start po tayo ng alas 6 ng gabi. At malapit na po pala yung ating church anniversary. Welcome po kayong lahat. Bitado kayo. This coming October 21, ating 23rd church anniversary dito po sa dako ng Zamboanga City. Puri at mahal na Panginoon, we love you so much. But our dears just love us more. So kami po yung pasamantan nagpapaalam yung balingkod. Brother Joshua Dominguez, beloved Pacher Plinio Domingo, sa ating beloved station technician, Raymond Carandang, Best God, ating beloved station manager, Roland Ramos. Kami po yung pasamantan nagpapaalam yung balingkod. Praise God. We love you so much. But our dears just love us more. Amen and God bless. So, live po tayo no sa YouTube, pwede niyo po i-replay no yung ating programa ngayon. Praise God. Mamayang gabi. Este el de con todo suena claro y mapuerza estación de radio na entero.